Mga kaibigan, Yan. kasama natin siyempre ang aking mahal na mama, Yes. Miss Elizabeth Ramsey. Miss Ma! I love you, Ma. I love Miss you very Ma. Much. Oo. Good evening. Good evening. At tinatanong mo yung ribbon ni Papa Wal. Anong unang tanong mo sa kanya? Alam mo yan, ang pinapanood ko sa iyo talaga, yung ribbon. Talagang asyak ako. Ang maiwagang ribbon, pinagpupustahan na ngayon kasi may mga mag-asawa, 100 pesos, doon na ang mga XVD. Habang daw nila, anong kulay? Red or green or blue ganyan 100 white. Pesos white nga silver. Oh, white. Para po sa inyan bilang silver pagbigay puri ko po sa inyo ako kahit anong kulay okay la sa akin total item naman ako black is beautiful oh, yeah. Black is beautiful sabi nila pero ewan ko lang kahit titingnan ko sa lamin hindi naman tama black black lang ako pero yung beautiful di ko sagot yun. I disagree. Ma, teka lang. Sa suot mong yan na parang kapulpuno, pakita mga singsing mo, at saka mga kwintas mo, at saka mga hikaw mo. Yeah. How much do you think you are worth tonight? This is 100,000 sa Siomar. Ito naman, ano to, 70 lang to eh. At saka ito. 70 pesos. Uh-huh. Alam mo, sabi nga ng staff namin, sabi nga ng staff namin kanina, kahit gaano kamura sa tingin mo ang pagkabili mo niyan, pag ikaw may suot, it looks very expensive. Mm-hmm. Hindi, nagmukha nga fancy pag ako na eh. Hindi naman. Hindi, maniwala ka sa akin. Biro lang po, ano, mahal po ang antik ngayon. Kaya, ano, ano ba unang pinasaya niya? Yun, ayaw po antik. Ano ba? Ayaw ko ng antik eh. Ayaw ng antik, ano, ba? Ano gusto mo? Ano lang? 80s lang. 80s, 80s. Ang unang pinasaya niya, ang mga gwardiya natin. Oh. Mami, ano yung eksena ang ginawa mo? Pwento mo nga, ayaw daw siyang papasukin. Hindi kasi ayaw nila ako papasukin dito. Doon sa kabila? Nakapasok na ako eh. Hmm. Hindi, pabalikin mo dito dadaan. Hmm. Tako lang naman akong dala-dala. So, binaba ko pantalon ko. Sabi ko, walang dalaw. Kaya tawa sila ng tawa ngayon. At saka pinapasok ka ng diretsyo. Ma, there are so many things, so maraming maraming bagay na nais malaman actually ng mga tao sa'yo. Of course, kilalang kanila, nasubaybayan nila ang pagtakbo ng iyong karera. But there are many things na hindi na alam. Yung life ko. Tungkol sa buhay mo. Hindi nila alam na, sabi nila, isa lang daw anak ko. Mm. Apat yan. O, oh, kita mo? Oh, si Isaac Johnson, Anna Johnson, Susan Johnson, at Iyan Ramsey. Si Luisa. Luisa Ramsey, si Jaya. Si Jaya, yan si Luisa. Yun, so apat ang anak ni Mama. Ito nga kasi one time, nung after the show last week, no, nagkayayaan kami, pumunta kami sa Music 21. Mm-hmm. Sila Mama Elizabeth, kami sa Tokens, sila Terry, we had founder kami nila, Ruel, oh, Mercy. May nanood ka pala sa akin, si Sabi at saka si Dylan, yung anak niya. Ah, talaga. They're watching me, they don't go to sleep tonight. Uy, talaga. So, anak ni Jaya. Anak ni Jazz, so hindi sila magsisisi sabi because... Sabi niya, I'm gonna watch Mama Ramsey tonight. Wow. Kasi baka may mga bagay din na ito, kahit mga apo mo na, may mga bagay pa na hindi rin nila alam yung istorya eh, di ba? Hindi nila alam, pero pagdating doon sa istorya, matutulog na sila. So, patutulugin na natin sila, ha? Eto na. Ma, eto marami nagtatanong. Huwag mo na sabi ng taon, pero why, kailan ka ba daw talaga pumasok sa show business? At ano ang nagdala sa iyo sa industriyang ito? Alam mo, mahaba talaga yan, Bert. Okay alam lang, mo, may oras pa tayo, okay, ma, ha? Kung gusto kong ikwento yan, baka abutin tayo ng 1 year and 7 months. Ngayon, ganito na lang. Ganito. Gawin natin ng 2 hours lang. Hindi ganito yan. Opo, ma. Kasi, 1949, ang mother ko kasi may sakit. Ang father ko, may kaya. Kaya. Mm-hmm. Pero ang mama ko, hindi naman sila kasal. So, dito siya sa may kaliwa, doon naman father ko sa ibang babae sa kanan. Mm-hmm. Marami sila eh, 6 yan sila. Na organisasyon ng babae. Dahil ni si Gracia, ang kanilang mga posisyon. Mm-hmm. Ngayon, ngayon, nung matawa ko, pinalaki ako ng father ko. Mm-hmm. Ang brother ko, pinalaki ng mama ko. Okay. Kasi, dalawa lang kayo? Hinatid kami ng judge. Sa mama ko, dalawa lang kami. Apa. E ngayon, nung nasa father ko, hindi ako nakaramdam ng hirap. Paglaki-laki ko na, nakita ko na ang nanay ko, bakit maliit lang ang bahay niya, walang silya, ang plato, dadalawa. Mm-hmm. Bakit ganun siya? Bakit doon maraming plato? Bakit dito? Ganyan. Kasi bata pa ako eh. Mm-hmm. So, tinitingnan ko ba't ganun ang buhay. Gusto ko maabot niya sana ang father ko. Mm-hmm. Pero kasi, yung kanyang napangasawa na Hilonggo, ano yung aparatista lang na sini.
So, konti lang ang sweldo. Ang tamang-tama alas siya makabili ng pagkain nila, whatever. I don't know. Nagtinda siya ng money o ano. Basta magandang mama ko si Marcelina. Kasi Spanish-Filipino. So, maganda siyang babae talaga. So, nang hinayang ako ba, yung mga ganun kasing babaeng maganda, tapos madisigrasya lang tao, no, maski pa siya mayaman niya, wala namang kwenta yung mga pagmumuka nila, parang nadi-discourage ako. Parang gumagawa ako ng maganda para ma-push up ko itong nanay ko. So, nung lumalaki na ako, may sakit siya, nagsikap na ako. Eh, nung araw, nung panahon na yun, 19, ano yun, mga 19 siguro, basta ano ako eh, 16 lang eh. Nagkanta-kanta na ako sa banda. Gusto ko nang kumita ng pera para sa sakit niya. Pero hindi rin marirecover. So, punta na ako, sure cut, punta ako sa Manila. Pasok ng katulong, that's the only remedy. Para makarating ako dito. Hindi alam ng mother ko na nawala na ako sa amin. Lagi ako nawawala eh. Kasi adventurer ako eh. Nawawala ako. Pero swerte naman. Ay, hindi rin swerte dahil hindi ako nadidisgrasya pag lumalayas. Alam ko, yung iba, di ba? Pag-uwi, may dalawang bata. Buntis, oo. Disgrasya dito, disgrasya doon. Dalawang bata, iba-ibang ama. Mga ganun eh. Ako, pag-alis, ganyan. Pag-uwi ko, ganyan din ako. Ano ba, walang excitement ang bayan, ang maliit na bayan. Walang chismis kasi. So, pumasok ka dito, ma, nagkatulong ka? Yeah. Di ba, eh, galing ka sa isang marangyang buhay, makikaya ang tatay mo. Yeah. Pero just wanted to try, ha? No, kailangan, pumasok ka muna ng katulong sa isip ko lang. Dahil wala naman akong... Sa eskwela, hindi ako interested eh. I'm not interested in books. I'm not interested in bullpen, ulapis, roll pad. Wala akong pakialam dyan. Ang pakinakialaman ko, song hits. Dahil parang nandoon ang piras tingin ko eh, sa song hits. So, hindi ko inintindi yung notebook na yan. So, wala akong pinag-aralan. Dalawang taon sa grade 6 eh. Sabi ng father ko, you better go and get study and get your degree. Baka hindi degree makuha ko, third degree makuha ko dyan. Dahil... Mahaba yung eskwela. Natapos ka na sa high school, sa elementary, mayroon pa palang first year, second year, third year, fourth year. Uy, hindi tayo pwede niyan. Masyadong mahaba. Ang utak ko, hindi doon tumakbo eh. Tumakbo ang utak ko sa mga litra ng kanta. So, yun ang hinanap ko. Tapos, kaya, umuwi ka. Pus, paano, bumalik ka ulit? Ako ulit. Ito namang father ko na... Perdon pa tayo na, ano siya talaga, halasinisyo na mag-asawa ako ng itim, naghanap naman ng negro sa Cebu. Kina-asawa sa akin. Batang-bata ako, was only 19. Pinakasal niya ako, akala ko laro-laro lang yun, totoo na pala yung kasal na yun. Tapos punta na ako sa Cebu hanggang sa nanganak, nanganak na ako ng dalawa. Tapos, di, nung, nakalimutan ko yung panganak ko ah. Tapos, tagal na kasi. Tagal na kasi, no? Tagal kasi, nakalimutan. Na kay. So, dalawa na anak mo doon? Dalawa nga sila eh. Si Isaac at saka si Anna. Tapos, hindi, nakasal na ako noon, nakasal na. Tapos, nanganak na ako. Tapos, hindi pa rin ako kontento, hinapin ko pa rin yung singing. Sabi ko, lalayas talaga ako sa araw. Binit-bit yung anak ko, balik sa amin. Balik ako ng kanta, punta ako sa Bacolod. Doon ko nakilala yung mga mayaman. Sila Lacson, sila Araneta, sila Yulo, Malisares. So, yan. Villanueva, mga... Yung mga mayaman talaga. Yun, nagkanta ko sa kanilang sugalan doon. Yun. Nakilala nila ako doon. Tapos, hindi pa rin yung hinahanap ko. Gusto ko talaga na yung mailabas yung pangalan kong Elizabeth Ramsey, yung hinahanap ko. Muna to. Gusto mo sumikat? Pagbunta ko dito, di, siyempre, buntis ako. Dahil, siyempre, pag dumaan, ako, nung araw, one hit lang ako, that's it. Okay. Dumaan lang ako doon para manghingi ng pera sana isustintos mga anak ko. Ako naman ang nabuntis. So, hindi na ako umuwi sa amin. Baka mahimatay pa yung nanay ko eh. Dagdag na naman sa pamilya. O sige, tuloy ng ligaya. Makain ako ng barko. Dito na ako ng anak. Sa Manila na? Yeah. Okay. Yun ako nagpasok ng katulong. Doon naman ako na nanganak 1958. Sumama ako ng konti sa student canteen. Okay. Dahil yung kapitbahay namin ng Kumbo, tinuruan ko pa paano kumanta ng rock and roll. Tapos, nag-audition kami, nanalo ako ang defeated champion. Wow! For how many, a year? For many weeks? Exacting 10 years yun na pangarap bago ako naging Elizabeth Ramsey. Ayun. So, hindi ako bumitiw ha. Maski nagdaan na lahat. Paano ka napunta sa Clover nga, ma?
Clover ba yun? No. Pagkano nanalo na ako, kinuha ko ni Mang Rene Nieves na kapatid ni Chiquito. Dinala ko sa Opera House. Opera House pala, sorry. Opera House pala. Opera House. Tapos, sa Opera House na ako, kinuha naman ako dun sa Aras sa Clover. Doon na kami nagsamin lang ni Mami Kate de la Cruz, Ayun. Casmo, Taruray, yan naman kasama ko, Wingdo, yan sila. May trivia papaawal eh. Because every time daw si Mama Elizabeth performs on stage, she would perform barefooted, nakapaa. Yeah. Kasi, nung mag-perform ako noon, bumili ako ng step-in sa palengke ng Pasay. Yung pala, cartoon lang yan. Pag sinayaw mo ng isang sayaw lang, nababali. Bilhin na naman ako pagkatapos ng persyo. Nagkagustuhan ako masyado, kaya pagkatapos ng isang kanta, tatapon ko na yung step-in ko. Para... Hanggang sa naging gimmick yun, pero hindi ko alam na gimmick, tinapon ko lang para reserva na huwag siyang mabali. Yung pala gimmick yun, naging gimmick. Naging tatak mo. Naging tatak ko na. Opo. Kaya ginawa ko na yun. Hubarin ko na sapatos ko, kakanta ko. Bukod sa paghuhubad ng sapatos niyo po, napapansin ko, lagi niyo po tinataas, nililis niyo po yung panda po ninyo. Hindi, nung araw fitting kasi. Opo. Ngayon, nung bata pa ako, ganun talaga ako. Pag inutusan ako ng asin ng nanay ko, magsasayaw ako sa karsada, ang damit ko nakabukas talaga yan. Pagka may magdaang sasakyan, pakikita ka sa... Pang-tease, no? Pang-tease, panukso. Na, ano ko, kaya galit na galit yung mga jeepney driver. Kuminsan, uupo ako sa gitna ng karsada, gaganun ko. Totoo yun, totoo yun. Totoo, ma. Totoo. Ano yun, habit ko yun. Ayun. Ma, ano-ano ba ang mga, sa tingin mo ha, sa tinagal-tagal mo sa show business, ano-ano ang mga magaganda o whatever nakaranasan na naranasan mo na hindi mo makakalimutan kung meron ka mamaalala? Ewan ko, sinasabi nila, mayroon kang karanasan na hindi makalimutan. Lahat yun, hindi ko makalimutan eh. So, hindi na karanasan yun, kabuhayan na yun. Kasi, lahat yun, puro mahirap eh. Wala akong may tapon sa kahirapan ko eh. Kasama silang lahat eh. Kaya, ang ano lang dyan, yung dinatag ko lang yung utak ko sa sarili ko na kailangan itong maging buhay ko, kailangan dalhin ko ito dahil hindi naman ako natapos sa pag-aaral, gawin ko ang singing may degree. Kasi sinasabi ng father ko, lahat ng kapatid ko nagka-degree, ako lang walang degree. Okay. Pakikita ko sa kanya, matindi ang degree ko habang buhay. Dahil yung iba, pag nag-degree ka, nag-teacher, minsan, hindi ka naman makakapasok, maliit lang ang sweldo mo. Hindi ka naman makakapasok, mag-teacher ka lagi, ganun, ganyan. O, magtagal pa para mag-teacher ka. Ito, singing lang. Minaster ko ito. Na make it sure na pag ginawa ko itong kanta ko, sarili ko ang boses ko, sarili kong arte ko, pati na rin ang mukha ko. Sarili lahat. O, tsaka, yung sasabi, napagtagumpayan mo yan. Kumbaga, kung alam lang ni Papa mo ngayon, kung nakita ka niya, sabi nila na, I'm very proud of my daughter, Elizabeth. Sa mga kapamilya po natin, ngayon lang po tumutok, kasi may mga nagtatanong, kabubukas lang po ng radyo, ito po ay special episode ng mismo, dahil napakaswerte namin, kasama natin ang nag-iisang Miss Elizabeth Ramsey. The queen of rock and roll. Mula Amerika. Talaga ba mulang kamukha ako? Wala. Mula po kasi sa Amerika, tinatanong po nila Eugene at Alex, kung sino nga po si Miss Elizabeth Ramsey po, kasama si Father Caloy ngayon. Along the way, as we're talking now, ay makikilala na kung sino si Miss Elizabeth Ramsey. Dapat. Ayun. Ako kasi, diba, ang question ko nga, ang sagot mo na kung ano ba taga-unang pinasok mo, pagiging mga aawit o pagiging artista o pagiging theater girl, nasagot na niya yan, she wanted to be a singer. At nakilala siya. Kailan kauna nabigyan ng break bilang mga aawit para masabi mong it was student your biggest canteen. Break? Student canteen. When you won. Nung undisputed when I won. Siya dito sa Maynila. Pero nung nasa sa Negros pa ako, talagang band singer na ako. I was only 16. Kailangan kumita ako kahit piso, 2 piso para sa gamot ng nanay ko. Yun lang talaga. So, ang nanay mo, na at least naibigay mo sa kanya ang tulong na kailangan niya. Ang nanay ko, hindi naging katulong sa buhay ko nung mag-Elizabeth Ramsey ako. Kahit paghugas ng plato, sinabi ko sa kanya, ang lahat ng platong hugasan mo, babasagin ko.
Hindi humipo ng plato yun. Mami, at kung magbunot ka ng bahay, susunugin ko. Kaya hindi talaga nagbubunot sa bahay yun. Susunugin ko talaga. Napakabuti mong dahil anak. Dahil nakita na niya binasag kong plato, sa susunod, susunugin ko na. Napakabuti mong anak. Ngayon ko talaga lang narinig yung ganung mga pananalita. Mami Elizabeth, marami po kasi kayo napapasaya. Pero po sa pagbisita niyo po sa amin, yung mga kwento niyo po simula po ng bata kayo hanggang ngayon, puro malulungkot po. Gusto hindi, malungkot ba yun? Ay po, nalulungkot po ako. Sige. Gusto ko pong tanungin. Kasi ano po, may kakibat na kahirapan kasi. Opo, di ba yun. May pinanggagalingan. Opo. Ang tanong ko po, sa buong buhay niyo po, ano po yung makakonsider niyong pinakamasayang parte ng buhay po? Naku, every day for me is happiness. Mm-hmm. Wala akong kalungkutan, darling. Opo. Sa bahay ko, ang utos ko, ito si Edwin na anak ng father ko yan, anang brother ko. Opo. So, mamatay ang brother ko, maliliit po sila kinuha ko. Ano rin sila, lima silang kinuha ko. Kasi opo, ano sila eh, labing isa, sampu sila dati. Opo. Namatay ang dalawa, so siyam na lang sila. Opo. So, kinuha ko yung lima. Kasi mother nila, wala na ang father ko, ang brother ko, wala na makatulong sa kanya. Opo. Sabi ko, kunin ko itong lima para matulungan ko naman yung mother nila. So, may rules and regulation talaga ako. Sa bahay namin, kahit pag nag-ulam kami ng tuyo o anuman ang ulam namin, at saka bawal sa pamilya kong magkapitbahay. Allergic ako sa pangkapitbahay. Yung kapitbahay ko, just tinitirang ko, na isang bahay dyan, one time lang ako pumasok talaga. Hindi talaga ako pumupuntas ka. Hindi dahil sa malaking ulo ko. Wala namang ilalaki ulo ko. Buhok lang ang malaki nito. Ngayon, ganito lang yan eh. Ito, malaki talaga ang buhok ko. Ngayon, akin to. Apa. Hindi to wiga, akin to. Ngayon, akin to. Sa likod, narinig ko yung malakas ang gik-gik ni Dr. Love. Hindi niya na. Minsan lang po yan pumunta dito sa loob ng... Siya ba yun? Si Dr. Love. Nakukwansa ko niyan. Talaga? Jesus, Diyos ko. Hindi niya ako pinatutulog niyan. Sa gabi. Pagka sa gabi, dati kasi sa gabi na siya. Ewan ko ngayon bakit nagpapalit siya sa gabi. Hindi na siya na siya eh. Parang sa araw na lang siya eh. Pero talaga, sumusubaybay ako dyan. Pagkatapos namin siya. Apo. Ah, ganun. Kaya minsan wala lang siya kasi nagpipilgrimage. Minsan, nagmasama sa mga... Parang pari siya. Oo, parang. Parang. Muntik po. Mamaya pag-usapan niyo yung Dr. Love. Ang ganda ng boses niya. Apo. Para siyang pwedeng gawin, kung hindi lang siya nakilala sa on the air, apo, pwede siyang gawing mystery singer. Oo nga. Huhulaan kung gaano kagandang lalaki dahil sa boses niya. Ay, opo. Yes. Eh, babalikan natin apo, si Mama, no? Kasi sabi ng marami... Yeah, programa ninyo to, diba? Napunta tayo ng Dr. Love. Programa mo to. Programa mo to ngayon sa oras na ito. Ma, hindi, ganito marami kasi mga nakakatawang ano eh, mga nakakatawang kwento tungkol sa'yo eh, na gusto ko marinig kung totoo ito o hindi. Kasi kapag nasa Amerika ka raw, hindi ka, ang paborito mo pa rin pagkain ay tuyo. Yes. Eto nga eh, ayaw ko na di yata maganda sa television ito. Ingat ha. Ingat. Apo. Ayaw ko na. Bakit? Basta. May ganang istorya. Dahil tuyo, natuyo ko. Basta tuyo. Sabi nga ng mga apo ko, si Rodney at si Diana, Grandma, you always eat that stinky fish. Stinky fish daw. Sabi ko, look Rodney, if you keep your mouth shut, this is the only food I eat. Tapos tinuruan ko sila kumain ng tuyo. Ngayon, sinasabi niya, Grandma, when are you going to buy the stinky food? Oh, nagustuhan stinky nila. Stinky fish. Stinky fish. Nagustuhan nila. Tinuruan ko sila kumain ng tuyo talaga. American citizen ka na, Obama? Kasi doon ka na tumagal sa Amerika. Bakit? Dati, ngayon 60 cents na lang. So, ngayon, pero sabi nila, since andito na si Mama Elizabeth, they parang napansin nila na parang nag-enjoy ka na rito. Parang ikaw ba wala na balak sa ako Amerika? Ako, kahit saan, darling, kahit saan ako, apa? Happy ako. Halimbawa, tumira ako dito. Nandito ang happiness ko. Hindi ko iniiwan kahit saan. Punta ako sa States, doon lang ako. Hindi ko iniisip ang ito. Ikaw kumukontrol ang happiness mo. Kasi hindi mo kaya itong isama itong Pilipinas sa Amerika. Hindi mo rin pwede isama ang Amerika sa Philippines. May anak ka doon. Oh, leave it there. Leave it there. Kasi buhay na nila yun eh. Ngayon, kung isama ko pa itong buhay ko, it's too late. Kasi matanda na ako para mag-ano pa sa kanila eh. Sasayangin ko pa, mag-isip ako sa gabi, ganito, gano'n, dahil kasi ang anak ko sila. Hindi, kabulsitahan yan. So that answers the reason bakit gusto mo mabuhay na mag-isa? Hindi.
ayoko rin mag-isa dahil gusto talaga may kasama. May kasama ka. Takot ako mag-isa eh. Mm-hmm. Pero ma, yung sa mga anak mo, pinakawala mo sila, you wanted them to spread their wings on their own. Tinuruan ko sila talaga tumapang at malakas. Mm-hmm. At kailangan higpit lagi ang sikmura pag walang makain. Mm-hmm. Hindi pwedeng manghingi sa kapitbahay. Talaga rules and regulations kaya. Mm-hmm. Wala talaga akong mga, kahit ganun lang sila, mm-hmm. hindi naman sila nakatagpo ng mga ano. They try hard to work hard. Dahil yan ang sinabi kong walang magpapalimos sa Ramsey. I swear, walang wow. magpapalimos. Hanggat buhay ako, walang magpapalimos. Ang gandang food for thought yan. Actually, alam, speaking of food for thought, yan. Marami na po kayo na-touch. Isa dun si Mama Dong Tan, ha? Mm-hmm. Ito inaamin niya po, share po natin. Sabi niya, sinasaluduhan niya daw po kayo bilang anak. Nagigilty daw po si Mama Dong Tan kasi hindi daw siya yata parang ganun na anak sa kanya. A lot of the children all over the world are not as good as you are kasi nung kinuwento mo kanina na yung mula nung ikaw ay naging Elizabeth Ramsey at kumikita na on your own, hindi mo na pinayagan ang nanay mo na magtrabaho. Oh, yak. Hindi pwede yun sa palagay. At saka nung nandito kami sa Maynila, may sakit siya eh. Sabi ko, kasi may anak na ako noon, tatlo na anak ko, sabi ko, kung unahin ko mga anak ko dahil sinasabi lagi, anak muna bago magulang. Mm-hmm. Mali kasi. Ang mother ko may sakit. So, isave ko muna ang nanay ko. Kasi Opa. Mag-isa lang ako nagtatrabaho eh. Opa. Wala naman trabaho ang stepfather ko eh. So, ako lang mag-isa nagtrabaho. Sabi ko, unahin ko muna ang nanay ko. Mm-hmm. Isusunod ko na lang ang mga anak ko. Mm-hmm. Dahil mahaba pang buhay nito. Ngayon, kung di ko unahin ang nanay ko, kakainin lahat ng mga anak ko yung ibibigay kong sa gamot. Gamot mm-hmm. lang naman gamot eh. Lang. Sa gamot ng mother ko. Kailangan ma-save ko siya sa sakit niya. Apo. Tumagal din siya ng 25 years bago namatay. May naalala ka ba sa sarili mo, Mama Elizabeth, na isang bagay na nais mo sana magawa para sa nanay mo na hindi mo na natupad? Hindi. I think natupad ko lahat. Natupad dahil ka. Inuna ko muna siya bago lahat. Ayun, totoo naman eh. Totoo naman. Bago pa ako isang magtanong, meron mo ba kayo naalala ang pangalan na Benji Sese? Parang. Siya po ay makeup artist daw po sa Clover at tumawag po siya ngayon. Namimiss daw po kayo yeah. na makeup artist na si Baka, Benji Sese. Benji na, siguro makeup, kasi ever since hindi ako nagpa-makeup eh. Mm-hmm. Kasi hindi ko kaya magbayad ng 30 pesos isang linggo. O, 10 Apo. Ba yun, isang mm-hmm. linggo. Mm-hmm. Well, lahat yung sinisave ko kasi sa gamot ng nanay ko. Ako mm-hmm. lang nagme-makeup sa sarili ko. Minsan pin-makeupan ako ni Florence, yung kaibigan mm-hmm. ko. Apo. Ganyan. Mm-hmm. Ngayon, ito si Benji, oh, isa na rin yan sa make-upper doon. Ayun. Mm-hmm. Si Daddy Wawi Rojas, meron siyang gusto tayo kay Tita Elizabeth. Ito po yung tanong, diretso ko lang po tatanong. Ilang beses daw po kayong naliligo pag nasa States kayo, lalo na pag... May kwento tungkol dyan, di ba, ma? Opo. Kwento mo nga, ma. Totoo yan. Opo. Kasi, nung bata pa ako, nung malaki na ako, nagkaroon ako ng takot sa tubig. Sabi ko, bakit nakikita ko itong mga tao naglalakad? Kulubot sila at saka talok, ganun ang katawan nila. Sabi ng doktor sa akin, kasi Elizabeth, masyado silang malinis. Ganun, kunting kibo, ligo. Napapasaman na yan sila. Kaya pag lumakad na kaganun, hindi na diretso ang katawan. So, natakot ako sa tubig. Mm-hmm. Kailangan, sabi ko, kailangan siguro ang tubig may limit. Mm-hmm. Kaya ako, nung araw, buti-buti ngayon, once in 3 months, once in 2 months, naliligo na ako. Talaga? Oh. Yeah, it's too soon. Talaga. So, because of that, because nagka-trauma ka, because nga sa kinukwento sa inyo. Natatakot ako eh. Yung nangungulubot ang mukha, natatakot ako. Sabi ng doktor, sa street, masyado daw malinis sa katawan. Mm-hmm. Oh, kaya sabi ko, ganun pa yun. Kaya ako, tinan mo, 4 days na itong makeup ko, hindi pa nahuhugasan ang talaga ba? Yeah. Kasi ba, alam mo, regimen minsan ng mga kababaihan, sabi nila, right after na naka-makeup ka, before going to sleep, tatanggalin daw nila yan para hindi sa mag-wrinkles. Sa'yo, the other way. 4 days na to. Patong lang ako ng patong pag umalis. Pero ma, ang kilay ko, steady yan. Steady yan. Paglagay ko, hindi natatanggal. Pero, don't get us wrong, at mga televiewers at listeners, ha? Oh. I'd like to tell you that si Mama Elizabeth is one of the pinakababang ang artista na kasama ko. Despite na sinasabi niya, kinukwento niya ito ngayon, alam, bakit ma hindi ka nangangamoy? Sige nga. Hindi ko nga alam eh. Minsan ninamoy. Sabi ko bakit ang amoy ko parang kahoy. Kasi normal eh. Hindi ma, hindi ah. Hindi ah. Ako mismo, I am a living testimony, a living witness kung gaano kabango ang aking Mama Elizabeth. Because nakita mo naman ako kung gaano kita kamahal. Wala akong ginawa sa ano, kung yakapin ka ng yakapin. Pero, di ba dapat lumayo na ako? Hindi naman. Natural scent, yan. Di ba? Mabango. Yun ang sasabi natin kasi minsan nasa ano yun eh. Nasa tao talaga, nasa system din eh. Nasa system. Nasa pawis yan. Sa pawis. Sa pawis mo, perfume ha. No, ganun ha. Anyway ma, eto ma, ang tanong ko lang. Kasi,
kilalang-kilala si Mama Elizabeth. Alam naman tayo dito that she loves Santo Niños. She loves Mama Mary. Thank you, darling. She loves Mama Mary. She loves Santo Niños. You have a collection, a wide collection of Santo Niños. Lahat-lahat na yan ngayon. Kung isama ko yung sa Amerika sa grahe ng anak ko, more than 100 images. Dito ngayon, kasi yung una ko, 100 na yun, nanakaw yun ang driver ko noon. Mm-hmm. Bininta niya nung wala ako dito. Mm-hmm. So, ito pang anong set na ng altar ito, isa yun at saka yung sa stage ngayon, dalawa, ito, tatlong set na ng altar to. Mm-hmm. So, mayroon ako doon more than 100 mm-hmm. na images. Mm-hmm. Mayroon din ako dito na almost 100 images. May kwento ba sa likod niyan, Mama? Kung bakit gano'n na lang kalapit ang puso mo sa Santo Niño? Hindi, isa-isa lang silang dumating nagpapaalaga sa akin. Binibigay po sa inyo or binibili? Yung iba bigay, yung iba nagpapakuha sa akin. Halimbawa, bibili ako halimbawa ng damit. Mm-hmm. Hindi damit ang mauwi ko, Santo Niño. Talaga? Parang ganun. Kaya dumami yan, sila nang dumami. Parang naging calling, no? Parang naging oo. Kung ako pwede ipasok yun sa Guinness Book of World Records at meron pa kayong ano personal collection ng mga religious images. Sa akin, hindi collection eh kasi... Hindi mo pa kasi nakita ang altar ko eh. Kasi nakita na nilang altar ko eh. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Alam mo ba, Papa Awel, may kwento si Mama eh. Mm-hmm. Ang kanyang bahay, ang malaking kwarto, magarang kwarto, andun lahat ng Santo Niño. Tapos siya nakatira lang sa, ako. Squatter lang daw siya, sa maliit na intisuelo lang siya na part ng bahay na yon. Mm-hmm. Nakatira. Siyang kama lang magkasi ang kunting gamit. Okay ka na doon. Okay lang. Buhay ako sa ganyan eh. Mm-hmm. Maligaya ako sa ganun eh. Diyo kinakausap mo sila, Ma? You talk to them? Hindi. I talk to them. Halimbawa, kasi ako, nahiya ako magsabi kasi, tayo kasi pag wala na talaga, lagi natin sinisisi ang Diyos. Mm-hmm. Uy, hindi mo naman ako binibigyan ng ano, hindi man lang ako manalo sa kasino, hindi mo man ako binibigyan ng pera, ganito, ganun, lagi na lang akong walang pera. Hindi ganun ang ano natin mm-hmm. sa Diyos. Halimbawa, natao kong ganito, biruin mo ha sa edad ko, wala Apa. Pa akong sariling bahay hanggang ngayon. Apo. Mm-hmm. Totoo yun. Pero masaya ka naman, nakikita ko. Di ba, Ma? Ma, ayun. Teka muna, bumibigay si Mami Elizabeth. Sabi po ni Maricon Anueve ng Tokyo, Japan, nasasayan siya at nakikita niya po kayo. Ma, bakit po kayo naluluha sa mga oras na to? Hindi. Ayaw ko lang. Hindi mahalaga sa iyo ang material, Ma. Gusto ko lang ganito. Nga eh, na alam din namin, naramdam namin, nakikita namin sa iyo eh. Hindi masyadong pina-prioritize ang mga material na bagay. Ang gusto mo lang magandang relasyon, mabuti ang mga anak mo. Kasi siyempre marami nagtatanong, Mama, sa taas ng narating ng isang Elizabeth Ramsey, walang naniniwala na wala kang sariling bahay. Oo. Hanggang ngayon nangungupahan ka pa rin. Taxi tricycle lang ako eh. Taxi lang at saka tricycle. Mm-mm. Pero hindi ka naman, Mama, nagsisisi. Hindi. Maligaya ako sa ganyan. Gusto ko yung buhay na yan. It's a choice. Siguro kung magyaman ako, hindi rin bagay eh. Bakit, Ma? Hindi ako marunong magdala ng kutsara. Masyado mo lang siguro... Nagkakamay lang ako eh. Masyado mo lang siguro, Mama, minamaliit ang sarili mo. Hindi. Dahil nung nasa father ko, di kutsara kasi kami, tapos sa mama ko, kamay lang kami. Mm-mm. So, mas ginusto ko yung sa mama ko kaysa papa ko. Imaginin mo, kumbaga sabi nga ng ibang tao, nasa kama na bumaba pa sa sahig. Yun nga eh. Choice na kasi gusto niyang tulungan ang mama niya kasi mahal niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Pinahiga ko naman din siya sa kama eh. Pinahiga mo rin naman siya sa kama eh. Mm-hmm. Yung kapanahonan na. Sabi niya gusto niya ng bahay, maski hindi ko lupa, tinayo ko siya ng bahay. Mm-hmm. O di nagkabahay siya bago namatay. Napakabuti mong anak talaga. Nagkaroon naman siya ng gusto niya. Gusto niya ng tindahan. Sige, magtinda ka. Kayod naman ako para mabili ko yung tindahan niya. Dahil baka mamaya, galit na naman siya pag wala siyang paninda. Mm-mm. Oo. Kasi ang nanay ko, illiterate yun eh. No read, no write yun. Mm-mm. So, mahirap kasi dalhin ang magulang na walang pinag-aralan. Kasi ang lahat ng kilos mo, hindi niya maintindihan. Opo. Pagka nagkunti lang kang medyo mag-alsa ka ng kunti, sabihin niya, kaya ganun kasi... Wala ako. Kasi pakain lang ako. Kasi ganito lang ako. Pero kailangan, kaya nung nagtrabaho ako sa Clover, ang buong sweldo ko binibigay ko sa kanya. Oy. Para din niya masabing linuluko ko siya. Mm-hmm. Diba? Kasi kung hindi ko ibigay sa kanya, sabi ko basta ikaw magbili diyan ng pagkain, gusto ninyo, kung anong gusto ninyo.
Basta yung sweldo ko, yan ang buo kong sweldo. Buo yan binigay ko, binawasan ko lang ng pamasahe yan. Ganun lang. At, honest ako sa kanya talaga. At para binigyan mo sila pagkakataon, magampan na ng kanyang papel bilang... Para hindi niya masabing linuko ko siya dahil wala siyang pinag-aralan. Hindi. Inano ko siya talaga, tinrit ko siya talaga dahil magandang nanay ko eh. Nagsisi lang talaga ako, ba't kami pang nauna eh? Bakit naman? Hindi nga eh. Kasi pag magandang nanay mo, di ba maganda rin sana ang labas mo? Eh, nung lumabas kami dalawa mga kapatid, nagtitinginan pa kami, di malawa ko sino sisisihin namin. Kasi maganda naman. Maganda yung nanay namin. Sino ba sisisihin dito na? Galit lang yung bahay, nagtitinginan kami sa corner. Pero mama, hindi mo ba, hindi ka lang aware kung gaano kakaganda sa mga mata ng mga taong nagmamahal sa'yo? Tulad sa amin, ikaw ang pinakamaganda sa amin. Hindi no. To, hindi to lokohan mama. Hindi to totoo, di ba? Alam mo yan. Iwan ko. Alam mo yan na mahal na mata Robert, namin. Robert, kasi pati sinasabi mong maganda ako, pag uwi sa bahay, pinipilit ko kahit ating gabi na tinitignan ko sa sarili ko sa salamin. Sabi ko, saan mo kung sinasabi ni Robert kung maganda? Inaatay naman itong tao. Ikaw kasi masyado ka nagsiself-deprecate. Masyado mapagkumbaba kasi. Napaka-humble kasi ni mama. At pero mama, Elizabeth Ramsey ka. Darling, hindi talaga humble yun. Talaga tinitigay ko. Kaya ako minsan natatakot ako sa salamin para ba nagagalit ka siya. Baka yung matagal ako nagtingin ganun. Para ba siya... Para bang gusto na sumigaw sa salamin, stop it, ganun ba? Stop it, ganun. Pero mama, iilan lang sa mundong ito ang nabibigyan ng pagkakataon at ng tagumpay. May pangalang Miss Elizabeth Ramsey. Yun ang alang kayamanan ko. Yun ang kayamanan, hindi pwedeng bibigyan. Kaya hindi na kailangan magtayo pa ako ng bahay. Doon na, kaya sabi nila, sabi ng taxi driver, Miss Ramsey, sino ba driver niyo? Ako na lang. Mm-mm. Sabi ko, bakit kita kunin driver? Kaya nga ako nag-taxi, wala akong kutsi. Di ako maniniwala sa inyo, walang kutsi. Ang daming kutsi nakapark doon sa lugar na tinitirang ko. Sabi niya, dami palang kutsi ni Miss Ramsey, buang, hindi akin yan. Hindi ari yung kapitbahayan. Biruin mo yun, akin daw. Diba, akala na sa iyo. Kasi magna-tricycle ako, nagdati ako sa mall, bababa ako, malapit na mall sa amin eh. Tricycle ako, kita lahat ng tao, naka-tricycle si Ramsey. Sabi ng security guard, ma'am, naka-tricycle lang kayo. Ay, tricycle lang talaga sasakyan ko, wala naman ko iba sasakyan. Hindi ako ibo security guard, totoo kaya yun. Hindi naniniwala yun. Hindi maniniwala. E, tagaroon hindi kami ng security guard. Pero nakita yung misa, bumababa ako sa kutsi. Hindi ko kutsi yun. Dinadaan na lang ako doon, pa-uwi na sila. sa ating industriya ito, ma, sa tinagal-tagal mo dito, meron ka bang hinanakit sa ating industriya? Wala. O meron bang mga tao dito na naramdaman mo na hindi masaya dahil ikaw ay nagtagumpay? May umaapak hindi ko nga, ka sa'yo? Minsan, sometimes, ano, nasasabi ko, teka muna. Ginawa na nga ako ng Diyos ng ganito, pero parang yatang mayroon pang taong naiinggit sa akin. No, parang nai-insecure sila. Mm-mm. Ako nga dapat ma-insecure dahil ganito ako eh. Mm-hmm. Pero mariktad eh. Silang insecure. Bakit kaya? Gulat ako. Maski saan kami magpunta, halimbawa, iniimbita kami, magkakasami kami lahat, dadating kami sa isang lugar. Yung tao na yun, dito mapupunta sa akin. Nawawala ngayon dito yung mga tao. Di, wala na ngayon, bumatis kanila, ako na lang mag-isa binati. Pero marami kami palabas, ba't ako lang mag-isa kakilala dito? Sa loob-loob ko lang, kasama ko na mas Lapilita Corrales, kung sino-sino mga kasama ko. Pero, maski manood ka, Jubert, nung may show kami magsasama-sama, magugulat ka. Pagkatapos na show, tatakbo ang tao sa akin, magpapirma ng autograph, magpapapicture. Por Diyos, por Santo, sabi ko, bakit ako lang mapagod mag-isa. Sabi niya, sa'yo lang kami magpapicture, kasi fans kita eh. Na-enjoy ka nila. Sus, Ginoo, tapos na ako nagtrabaho, tatrabaho pa ako sa picture. Oo, sa Iloilo, naku, maniwala kayo sa akin. Pagbabago yung tablado, ito na yung tao kasi wala ka ibang madaanan kundi sa tao eh. Nasa gitna ako, inubusgid yung lahat ng tao na is picture. Maniwala ka, Robert, ang pawis ko, gano'n na lang. Kita mo kanina, dahil Jobert ako ngayon, Robert, na hilong-hilo na si mama sa akin. Ako, hindi, siya ba? Alam niyo po, sa mga nanonood at nakikinig, hindi niyo lang po nakita, marami po kami dito sa loob ng studio. Ang tulo po ng luha ay gano'n na lang po. At biglang tatawa, tutulo ang sipon, etc. Dahil sa isang Elizabeth Ramsey, Mami, pagbigyan niyo na po ako sa tanong kong ito. Kasi kanina pa, hindi ko malunok, ultimo laway ko dahil ang sakit sa dibdib ng kwento eh. Ayoko sanang matapos itong moment na ito, lalo sa mga nagte-text sa akin, sa mga bahay-bahay nila, naiiyak sila.
sa tuwa at sa kwento po ninyo. Mami, meron pa po ba isang bagay lang? Sige na please, sabi mo sa amin na may hiling ka. Na gusto mo po naman para sa sarili mo kasi binigay mo lahat sa nanay mo sa ibang tao. Oh, sinasabi nga nila ang tao may hinihiling, no? Kuminsan, ganito 'yun. Ang kasi ang understanding ko iba siguro sa iba kasi dalawang taon ako sa grade 6, mas marunong ako sa kanila. Kasi nag-review ako sa grade 6. So, wala naman nagre-review ng grade 6, 'di ba? Ako nag-review ako, so mas matalino ako sa kanila. So, ang naabot ng utak ko na para bang pag humingi pa ako ng sobra pa nito. Parang hindi na ako bigyan ng Diyos eh. Sa paniwala ko, hindi niya ako bigyan. Kasi ang sabi niya parang ganito, alam mo, Beth, binigay ko ng lahat sa'yo. Iniintindi ko yun, yung feeling na yun, na binigay niya lahat sa akin. Ano kaya yun? Dahil may mga maganda, iba naman ako. Sabi ko, hindi niya binigay sa akin dahil binigay niya doon. Pero hindi. May iba siguro itong binigay niya sa akin. Naniwala akong binigay ng Diyos sa akin. Kasi sa loob ng 57 years sa show business, hindi pa naalisan ng kunti ang fans ko habang nabubuhay. Andiyan pa rin sila. 57 years na ako dito. Sabi nga nila, Bet, bakit ikaw na lang ang walang award? Tama yun, darling. Kasi pag ako naging ganito, ganyan, tapos tatawagin at bigyan ng award, tapos aakyat kasi entablado na kaganon ka. Elizabeth Ramsey, ang iyong award sa 57 taon na kumanta ay tanggapin ninyo. Salamat, nagka-award din ako. Totoo. Ano si mo? Totoo mo. Tanggapin mo pa kaya? Siyempre. Kaya sabi ko nung nagbigyan ako ng award noon, kasama rin kami nila Pilita, sabi ko doon sa nagbigyan sa Trinity Gadong, binigyan mo akong nakatayo pa ako. Dahil kung hindi, pakain ko talaga sa itong award na ito. Tama. Totoo. Usong-uso yung ganyan. Huwag mo nang bigyan yung tao na makatayo. Hirap na hirap na. Hindi na niya mai-represent ang sarili niya. Siguro po hindi man po kayo mabigyan ng tropeyo, pero sa mga natatanggap kong text, mas malaking award po yung paghanga ng mga yes, tao po sa yung inyo. Yung pagmamahalan ng tao na, sa akin, sobra pa sa award yun. Mm-hmm. That's more than award. Yun lang maghintay sa iyong tao sa Iloilo, yung nasa Iloilo ako. First time ko nagpunta sa Iloilo, that was about 2 months ago. Mm-hmm. Pinabalik lang ako ng tao ngayon. Totoo yun. Nung maglindol ba? Opa. Yun. Doon ako nag-show. First time sa Iloilo. Madal, isa kang singer, isa kang mga aawit. Kung ikaw ay isang awitin, ano ang awiting magsasalarawan ng buhay ni Miss Elizabeth Ramsey? Kasi sa jazz, may feeling din ako. Sa rock and roll, may feeling din ako. Sa platter, sa blues, may feeling ako. Siguro, ang hindi ko makalimutan siguro sa buhay ko, yung iyon sigurong doon ako kumita ng pera sa rock and roll eh. Sa rock and roll? Sa genre na yun, rock and roll. Yung mga Long Tall Sally nung araw, Long Tall Sally, Real Ted, go man, go, I'll get it, I love you, I'm ready. Yung ganun. Akong nag-introduce niya siya. Bawat rock and roll nung araw, ako unang nag-introduce sa stage sa Clover. Dahil paglabas ng plaka, hindi nila kaya yun. Ako binibili ko yun. Basta magaling ang, kagaya nung Long Tall Sally, ako unang kumanta sa stage noon. Inunahan ko silang lahat sa Long Tall Sally. Kasi, maski hindi tama yung litra, tinitira ko. Alam ba? Kaya nga, sinali ako kakabiskuntis, kahit mayaran nyo ako ng 50 mil, hindi ako sasali dyan. Abay, biruin mo, maghula ka ng kanta yung, halimbawa, kakanta ka, halimbawa, love is a mini splendor thing. Iyon, alam ko yun. Is the April rose that only grows in the early. Sundog to nga ako, spring, love is nature's way of giving. Nagaya ko. Eh di, pag kumanta ka ng ibang kanta, lalo na pag Tagalog, anong idudugtong ko? Ako nga, kanta ko nung araw hanggang ngayon, di ko mabuo. Ito pa kaya ngayon, ito. Wala pa akong buong kanta, maniwala ka, Gilbert. Yeah. Pero iba, that's a gift. Contrary to public perception, akala na pag hindi mo alam yung kanta, ay wala ka. Ikaw, iba. Nasa delivery yan. Delivery book yan. Discarte yan. Ay, discarte lang yan. Pero ba, ako naman kasi, syempre, marami pa tayong pag-uusapan kahit na konting oras. Magpapa-extend ako ng kahit mga 5 minutes, ha? Dr. Love, I love you. Total, love mo naman kami. Dr. Love, nasan ka? Anyway, Mama, lahat tayo sa mundong ito ay lilisan. O dating ng panahon. Diba? Ayaw man nating isipin, pero darating tayo dyan. Pero alam mo talaga, darling, opa,
tanggapin natin talaga yung ibigay ng Diyos sa iyo. Hindi ka talaga pwedeng maglihis na sabihin mong hindi ako ayaw ko nito. Kagaya niyan, alam mo ako, nakita ko, yan ang buhay ni Miss Pilita Corrales. Nagpunta ako, labas-pasok ako sa bahay niya. Dapat maingit ako, sana mayroon din akong bahay ganito. Pero hindi ko ginawa yon, kasi hindi ko kayang itayo yun eh. Mabuang ka ng kaiisip. Hindi mo magawa yun. Yung bahay na yun. Yun lang pinaka-architecto noon, hindi mo na magawa yun. Kaya contento sa, pa nalang. Kaya sabi ko, kung ako mag-dream ng bahay, ang unang itayo ko, kubita. Bakit? Wala. Dahil yun ang importante. Importante. Basic eh. Kubita. Para mabuo ang bahay, may kubita ka kaagad. Ma, kung halimbawa man, pagdating ng panahon na mawala tayo sa mundo, lahat tayo, ano ang gusto mo nakalagay sa pangalan mo, nakadikit sa pangalan mo? Miss Elizabeth Ramsey, anong sunod na linya? Wala, ano ba't natin na pag-usapan? Baka mawala na ako ah. Hindi ba? Hahaba pa yan ba? Hindi ba pa na pag-usapan? Kasi syempre, ang mga tao gusto nila na something superlative of Mrs. Elizabeth Ramsey. Mama Beth. Mama Beth. Ramsey. Mama Beth Ramsey, the queen of rock and roll. Gusto mo yan? Ah, pwede rin. Oh, si tumawag ko. Just combat my time. Queen of mahal na ninning. Mahal na ninyo. Oo, mahal na ninyo. Tsaka pag kung saan ako mapunta, may talagang may siyang tunin. Kasama ko. You have an album. May album Sus, ka. Itong album ko, Jubert, nakakaya talaga. Hindi pa gawa ang plaka nito. Litrato pa lang, oh. Pero panalo ka na. Yan na, pwede na ibenta mo eh. Bigay daw ito ni ano eh. Bigay ito ni Chari sa'yo. Ay talaga, salamat ha. Ginawa niya yan, hinabol ngayong gabi sa inyong dalawa. I love you very much po. Si Mama Elizabeth Ramsey ay may album. At finally, may meron na, ma, may laman na. Walang laman, walang laman yan. Ito. May laman na po. Walang music. Masabi lang, kasi may album si Mama Elizabeth Ramsey na lalabas one of these days. Palihi daw yan, palihi. Yeah, kompleto na po siya, may album cover na po siya. At actually may title na rin, Razzle Dazzle, Queen of Rock and Roll, Elizabeth Ramsey. Pinag-ipon, para may master na. Gusto nila marinig, may dala akong plaka yan. Yes, paririnig mo sa kanila, ma, ngayon, a part of that. Pero hindi ako ang kakanta. Sino? Yung plaka ko. Oh, sige. Kasi may sample yan eh. May sample na sana. Ito? Ito na. Gagamitin na natin ito. May sample na. Yan ba? Bubuksan natin. Anong cut? Sandali-sandali lang. Anong cut sa album? Magkita lang ba ito? Okay. Patugtugin natin. This is Mama Elizabeth Ramsey's Yan ako sumikat sa Clover. Rasul-dasul. Rasul-dasul. Bisaya kasi ang diksyon ko, Unyur Mars, Sagitsit. Now ready, go, everybody, that's it. Gusto na tao yan, no? I'm sure hanggang ngayon. Ayan, ipe-play na po. Mga kaibigan,